Salamat. Pwede bang magrekomenda ka sa akin ng pinakamahusay na abogado dito sa Valle Encantado? Ibibigay ko na kaagad ang mga dokumento sa WES para makasuhan na kaagad si Mr. Sergio Santibanez. Tandaan mo, attorney, meron tayong batang isinasaalang-alang. Tungkulin ni Mr. Santibanez na suportahan ang kanyang panalo. Kung iniisip ni Sergio na madali niyang matatakasan ang kasalanan niya. Lakad noon ng mga papeles dito tungkol sa aking diborsyo. Pero hindi ko na nabalikan. Pero gusto kong malaman sana kung hiwalay na ba ako o hindi pa kay Marimar Perez. Marimar Perez at Sergio Santibanez. Heto, hawak ko dito ang lahat ng dokumento ninyo. Ano? Eh matagal na yan ah. Tapos hawak nyo lang dyan? May dumating kasing abogado kanino tanghali dito. Ang sabi, abogado raw siya ni Mrs. Marimar Perez. Pinatignan niya ang file mo. At maghahain daw siya ng kaso laban sa'yo. Alam mong, hindi ka pwedeng manatili dito. Oo, kahit wala tayong pera, kakayanin ko. Hindi natin kakayanin. Ang mabuhay sa lugar na to, simple, pero malaki ang gastos. Renato, ayoko mapalayo sa'yo. Mang ibang bansa tayo. Hindi ako makakapagtrabaho sa ibang bansa. Alalahanin mo, tumakas lang ako sa San Martin de la Costa. Imposible si sinasabi mo, Angelica. Wala kang magagawa kundi bumalik sa asyenda. Ayoko sa asyenda. Pinaghihiwalay lang nila tayo. Huwag mo sisihin ang asyenda sa kamalasan natin! Hindi, kasalanan niyo ng anak mo. Ikaw ang may kasalanan nun, hindi siya! Kasalanan mo dahil nagalit ka! Tama na, tumigil ka na! Sandali lang at susuriin ko si Rafael. Gusto kong magpasalamat sa'yo dahil napakahusay ng nirekomenda mong abogado sa akin. Sana ay maayos na ang problema ko sa Mexico. Magtiwala ka sa kanya. Sigurado akong maaayos niya kahit ano pa yon. Belia, ilang araw na tayong hindi nakikita. Ay, ayaw mo kasi magpunta dito. Pwede ba tayo magkita ngayon? Aba, syempre naman. Pupuntahan kita sa club mamayang gabi. Hihintayin kita. Idinimanda ni Marimar Perez sa Sergio Santibanez ng kasong pagpapabaya, hindi pagbibigyan ng sustento, at sinabi niyang biktima siya ng pagmamaltrato. Ano raw? Ako'y dinimanda niya? Pero hindi maaari, ako nga ito nag-file ng diborsyo. Hindi na ituloy yung proseso nito dahil hindi mo naman ito inasikaso. At ang alam ko, wala rin naman akong dapat nasabihin sa'yo hanggat hindi mo pa natatanggap ang notification. Kaya lang itong si Marimar Perez ay naghahain ng demanda laban sa'yo. Pero, saan ko ba siya makikita? Hindi ko alam. Nag-apply si Chuy sa asyenda ng trabaho. Tinanggap mo ba siya? Oo, syempre naman. Nangako ako sa'yo, Antonieta, hindi ba? Salamat, inosensya. Pagpalain ka ng Diyos. Meron ka pang problema. Paano na ang tungkol sa inyong bahay? Sana kayo titira niyan. Magtatayo ng kubo si Chuy para sa amin.
Aalis ka pa pa? Oo, Natalia. At saan ka pupunta? Meron akong interview sa presidente ng partido. Bihis na bihis ka, parang may interview sa TV. Alam mo namang mahilig ako magbihis. Sa tingin ko talagang gusto niyong nagmumukha kayong bata ah. Ano bang masama doon? Maraming kritiko ang isang gobernador. May nagsabi pa nga sa akin kurang na daw ako. Medyo baguhin niyo ang pag-aayos ninyo. Para hindi nila sabihin yon sa inyo. Gusto niyong samahan ko kayo? Hindi. Hindi, wag na iha. Hindi ka naman siguro makikipagkita kay Belle Aldama. Pupunta ako kahit saan ko gusto, Natalia. Utang na loobog sa kanya, Papa. Magkaaway pa kami ng babaeng yon. At alam niyo yon, Papa. Sige na iha. Ayokong mahuli sa aking appointment. Sige, umalis na kayo. Hindi siya magtatagumpay sa binabalak niya. Yun ang sabihin mo sa kanya. Alam kong dumating ka na, Sergio. Sinabi sa akin ni Tomasa. Pero para yatang hindi kayo masaya na makita ko, Padre Porres. Iniisip ko na dahil siguro kay Marimar. Makinig ka, alam mo ba kung anong ginawa mo sa isang babaeng inosente? Alam ko, Padre. Pero hindi ko kasalanan ang lahat ng yon. Kinuha mo siya sa kubo nila para lang saktan siya. Hinayaan mo na lang sana siya. At sigurado buhay pa hanggang ngayon ang lolo't lola niya. Padre, higit kanino man, sa'yo siya nagtitiwala. Kaya Padre, nasaan si Marimar?